yun, nagpunta nga kami dito ng dalawa ni Penelope dito sa may Kapas Night Market o mas kilala sa Kapas Walking Street, no, mga Repa Pips. Kung saan iba't ibang klaseng paninda ng street food ang mabibili mo dito at makikita, no, mga Repa Pips. Kung tamad ka naman magluto na sa bahay at gusto mo lang mag-chillak, pwede ka rin dumaan dito. May mabibili ka rin iba't ibang klaseng lutong ulam katulad ng sisig, iniyaw na bangus, iniyaw na hito, at kung ano-ano pa, no, mga Repa Pips, na angkop na angkop sa panlasa mo. Yan, no, kagaya niyan, yung piritong atay, inihaw na isaw, at barbecue. At ikaw na mismo mamimili at kung anong naangkop at nagugustuhan mo para sa panlasa mo, no, mga Repa Pips. Pero syempre, may isa kaming particular na stall dito na pupuntahan, ang Hong Kong Style Siomai House, no. Dito lang yan sa may bandang dulo ng Walking Street, no, Repa Pips. Natikman ko siyang 3 beses kaya sinama ko si Penelope, no. At yun nga, more than nakaagad kami ng tinatawag na Pride Doodles, no, mga Repa Pips. So yun, no, nakadikit ng sticker ni LTV Vlogs. Meron din nga pala silang tindang siopaw dito at siomai, no, mga Repa Pips. Kaya to, garantisadong masarap to, no, Repa Pips. At more than nga pala at nagpaprito na rin ng itlog, no. So yan, no, ilagay na ni ate ang itlog at swak na swak, no, sa may panghulma niya habang piniprito yung fried noodles na sinamahan ng toge, no, mga Repa Pips. Naalala ko patuloy nung kumakain kami sa may Kalookan nito, no. Lagi ito yung kinakain namin sa ala, dahil mura at nung estudyante pa ako, ito lang ang kaya ng budget. Pero mas masarap to kapag nilalagyan mo ng teriyaki sauce, oyster sauce, chili garlic oil at kung ano-anong pampalasa, no. At ikaw bahala magtimpla dyan, no, mga Repa Pips. Nangkop sa panlasa mo. Ako, nilagyan ko ng sweet chili garlic sauce, no, at oyster sauce para kumakapit ang lasa, no, mga Repa Pips. So yun na nga, no, hinalo-halo ko muna bago ko ilagay yung fried egg tsaka fried siomai. So ito na si Penelope, no, first bite. Quality quality, nagustuhan agad ni Penelope na tinatagi mo sa kanya, no, ang Hong Kong fried noodles ng Kapas Tarlac, no, mga Repa Pips. So yan, no, sulit na sulit kay Penelope at nagustuhan niya talaga ang lasa ng Hong Kong fried noodles ng Kapas Tarlac, no, mga Repa Pips. At napa-order pa kami ng gulaman dito kay ate, no, talagang swabe-swabe to. So ako naman, first bite, quality quality, ang sarap ng itlog na yun, ah. At doon naman sa noodles, quality quality ang mga subo ko doon, mga Repa Pips, na talagang minamnam ko ang lasa ng pinagsamang teriyaki at oyster sauce na may kasamang sweet chili sauce, no, mga Repa Pips, sabay inamnam mo gulaman na malamig na malamig. Alright, swabing swabe, panalong panalo, no, mga Repa Pips. At syempre, huwag natin kalilimutan ang pagbabayad, no, mga Repa Pips, no, kasi dyan lang kumukuha ng kanyang nabubuhay ang mga kapwa natin vendor na kapwa may hirap din natin, no, mga Repa Pips. So yun, nagtingin-tingin pa kami, naglakad-lakad kung anong next na destination na makakainan namin. And then si Penelope, bigla siyang nakakita dito sa bandang habang naglalakad kami ng shawarma, no, mga Repa Pips. Parang gusto niya rin kumain ng shawarma. So tikman mo ang shawarma ng Kapas Tarlac, Penelope, no. So yan na nga, hinahanda ng kuya, hiniwa niya ng beef shawarma. Yun, no, swabing-swabe. At ayun, bilis maghiwa ni kuya, no. Swabe-swabe, panalong-panalo, parang master chef. At habang pinapainit ni Kuya ang pita ng shawarma, napansin ko yung damit niya na nakamar niya siya, no, na naka-one piece, no, mga Repa Pips. So sinabi ako siya na, oy, kapwa nakama kita, no, Kuya. At nilagay niya na nga ang mayonnaise at cheese, no, mga Repa Pips, para sa beef shawarma na in-order namin, no. So yan na nga, inabot na kay Penelope habang magbabayad siya, no. Siyempre, huwag kalilimutan ng bayad, no, mga Repa Pips. Dahil dyan lang kumuha ng kinabubuhay at dapat yun, first bite na agad. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko, pero tinikman agad natin, quality, quality, swabe-swabe. Tamang-tama lang yung anghang. Ganyan din si Penelope, oh. Sarap na sarap siya sa shawarma na bilhin namin, no, mga Repa Pips. At hindi lang basta-basta first bite ang mangyayari dito, no. Talagang lapang to the max kami ni Penelope dito, no, mga Repa Pips. Ang sarap ng pinaghalong
beef shawarma, no, mga Repa Pips. Mukhang maulit at maulit ako dito sa may Kapas Walking Street, no, mga Repa Pips. Talagang quality quality, suwabing-suwabe, panalo-panalo. Tinan mo, kahit na namumungalan na ako at napakasarap talaga ng shawarma ni Kuya, no, mga Repa Pips. So habang naglalakad kami at naghahanap pa ng mga ibang bobogchian dito habang tinitira namin ang shawarma, eh biglang nakakita ni Penelope ang isang ihawan dito, no, sa may bandang dulo, malapit sa Jollibee. At habang kumangasab pa siya ng shawarma, napilitan pa rin ako na ibilis siya dahil gusto niya ng barbecue, no, at isaw, no, mga Repa. So ako gusto ko rin ng barbecue yung laman, parang gusto kong kumain, eh matagal na akong hindi nakakain yan. So yun, no, nagpaiyaw na nga kami, no, mga Repa Pips. So ayan, namili na siya, gusto niya isaw. And then nung naluto na, eto na, tikman na agad natin, no, first bite. Kahit medyo matigas-tigas, quality pa rin ang lasa kasi nanonood sarap ng barbecue dito kay Manang, no, mga Repa Pips. Talagang swabe-swabe, no, may hindi pa rin nagtatas ang presyo niya, 10 pesos pa rin ang isa at 5 pesos sa isaw. Kaya mapaparami talaga ang bogchiu dito, no, tapos tamang-tama yung sauce niya. Tamang-tama yung anghang, tapos tamang-tama rin yung medyo manamis-namis. Talagang palasang Pinoy ang nangyari, no. So sulit na sulit ang pagpunta ni Penelope dito sa aming Kapas Tarlac, no, straight from Valenzuela. At nadalaw siya dito sa amin, madalang namin makasama ang anak kong to dahil nga nag-aaral sa Valenzuela. Kaya sinaman talaga yung pagkakataon na kung ano lahat ng gusto niya isa biling ko, dahil nung birthday niya isa hindi nga kami nagkita, no, mga Repa Pips, yun, no. Swabe-swabe ang first bite niya, quality-quality, no, mga Repa Pips, no. Tingnan mo naman, no, sarap-sarap niya kumain sa barbecue at isaw na isa sa gustong-gusto niya rin bilhin, no. So yun nga, last bite na tayo, mga Repa Pips, eto na. Alright, sarap ng isaw at barbecue, no, mga Repa Pips. Napunta pa nga kami dito sa may 7-Eleven para bumili ng drinks, no, mga Repa Pips. So yun, no, kinakabahan ako baka anong ituro nito Penelope kasi nakita ko may mga alcoholic drinks doon, pero buti na lang at dire-diretso siya doon siya sa mineral water ng 7-Eleven dumiretso, no, mga Repa Pips. So ako naman, siyempre pipili din ako sa akin ng iinumin ko at siyempre dahil madalang na lang ako pumunta ng 7-Eleven, madalang ko rin makita itong Cali, no. Nung bata ako, naniniwala ako dati na alak to, pero hindi pala, isa siyang pineapple drink. So ito na nga, diretso sa cashier at nilabas ko ang cellphone ko para magkaroon ako ng click points, no, ng mga Repa Pips. Yun nga lang, yung si Kahira, si Dabi, nalibutan niya, pero okay lang naman yun, no, mga Repa Pips, kasi baka baguhan pa lang si Dabi, no, mga Repa Pips. At hindi niya nga nasama yung points ko, no. So shoutout sa lahat ng cashier ng 7-Eleven. Huwag niyong kakalimutan na i-barcode ang click points namin. So yun na nga, no, after noon lumabas na nga kami at naglakad at diretso na sa motor at UV na sa bahay, no, mga Repa Pips. Pero bago yun, tikman muna natin to, no, mga Repa Pips. Swabe-swabe, pagkatapos ng pagkain ng lahat, siyempre parang chill lang muna. Uminom ka ng napakalamig na Cali, no, mga Repa Pips. Yung medyo nag-yelo-yelo pa. Alright, quality quality. So kung hanggang dito nanonood ka pa na sa video nito, maraming maraming salamat, no, mga Repa Pips. Ito nga pala si LTV Vlogs. Siya nga pala, paki-follow nyo naman ang Facebook page ng Kwento Repa Pips, no, mga Repa Pips. At ayan, no, pinag-take out namin ng cheese stick ang mga bata, no, mga Repa Pips, no. So hanggang dito na lang. Hasta la vista, Repa Pips. Sama kita jante ya, ini juga kita.